Minsan pa as we gather. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, tayo magsitayo mga kapatid. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen. Great is the faithfulness of our Lord. Hallelujah. Tayo yung mukha mga kapatid, tayo ay panandaling manalangin. Salamatan natin ang ating Diyos at siya ay muli nating anyan sa kalagitnaan natin. Hallelujah. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa oras na to na kami po ay narito muli. Prayer meeting na muli mong kakatagpuin ang bawat expectation ng bawat isa. Lord, sa buong maghapon, patuloy ka naming pinapasalamatan hanggang sa mga oras na to, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa. Tunay na dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang aming kinalalagyan, ano man ang aming mga naranasan, Lord, alam namin na kasama ka namin. Ikaw man ay nawawaglit sa aming mga isipan pansamantala, Panginoon, sa maghapon, sa araw-araw. Pero, O Diyos, hindi mo hinahayaang tuluyan kang mawala sa aming isip. Hallelujah. Sa umaga pa lang, sa paggising namin, Lord, pinapaalalahanan mo kami ng iyong kabutihan, ang magising kami ng maayos ang lahat,
ang physical naming katawan ay malakas, nasa maayos na kalagayan. Lord, ito'y biyaya mo na sa amin. Kaya naman, kami ay nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan na binibigay mo, Lord. Kami, pagdating ng gabi, kami, bago natutulog, Lord, pinapaalalahanan mo na pasalamatan ka sa kabutihan mo. Hallelujah. Kaya ngayon, Lord, hayaan mo na maibalik lamang namin sa iyo ang kanarapat na pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, hindi namin maiwasan pa rin sa buhay na ito na magkamali, magkulang sa iyo, O Diyos, pero alam namin na ito'y pinapatawad mo, pinagpapaumanhin mo sa bawat isa sa amin at patuloy mo kami na binibiyayaan. Hallelujah, araw-araw. Lord, ang gawain na ito, ang prayer meeting na ito, patuloy mong pagpalain mula sa umpisa hanggang sa pagtataos. Tapos, O Diyos, lahat ng panalangin ngayon, kung meron man, Lord, alam namin, kakatagpuin mo. Lord, gamitin mo lang ang bawat isa para magbigay sa iyo ng kaluguran at kaluwalhatian mula sa music ministry hanggang multimedia team o pang aming mga kapatid sa online Zoom na kapiling namin through online, Lord, iyo rin namang abutin at lalo na sa aming Panginoon na mga narito sa bahay-sambahan. Lord, gamitin mo lamang po ang aming mahal na pastor, Pastor Tony Badong, na muli naming nakasama ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa buhay na taglay niya na galing sa iyo na patuloy mong iniingatan. At sa darating niyang kaarawan, Panginoon, mas lalo pang pagpapala ang nais namin na ang aming dalangin para sa kanya. Pagpalain mo po ang church ng Overcomer, Overcomer Church sa Naga, Lord, at ito ay mas lalo pang pagpalain. Hallelujah. Kasihan mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon, aming pastor, at hayaan na ikaw lamang ang maitaas, makita sa kalagitnaan namin sa pagpapahayag ng iyong mga salita. O Diyos, muli, ingatan mo ang maging mga kapatid na papunta para lang dito. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. At po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Kaya Aaron, sa... God bless you. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nandito tayo sa bahay-sambahan, kundi sa kahit anumang rason, mga kapatid, ay tinipon tayo ng ating Panginoon ngayon. Maaring maraming graduate ngayong araw, mga kapatid, pero alam natin kung sino ang nag-provide sa atin, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kaya it's time to praise and give Him worship, mga kapatid. Amen, hallelujah. Pawitan natin ang ating Panginoon. To His bride in this last age, we have caught the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we're here for. Praise the Lord for the original life, the original life. Original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. We are the Word made flesh today. This is what the scripture says, and our names are sin within, redeeming perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life, the original life. Man is free.
this unveiled the original life, the original seed. Our eyes of understanding, He has opened up at last, and sweet victory is ours, who were chained down in the past. True Jubilee has sounded, and we have responded to our God. The original life, the original life, the original seed, the original word. Seventh seal is unveiled, the original light, the original seed. Last verse. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping saints will wake up, join us for translation in this hour. Gentle days soon be over. Glory, hallelujah, to our God. For the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. Son of God is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed, the original word is what I believe. Son of man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ang ating Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. One day, ibabalik niya tayo sa ating original na condition, mga kapatid. And right now, we are just celebrating ang kanyang presensya, mga kapatid. We have many achievements sa buhay. Maaring yung mga kabataan natin sa church ito ay nakapagtapos ng kanilang mga pag-aaral, mga kapatid. And all of this ay para lang sa glory ng ating Panginoon, mga kapatid. We can thank Him for everything, mga kapatid, but we know na higit lamang, higit pa sa mga ginawa natin sa mundong ito, yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Savior King and Jesus was His name, born in a manger to His own. Need
church, let's remember our God right now. O ano man ang ginawa niya sa atin, mga kapatid, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Let's humble ourselves sa harap ng ating Panginoon. And let's give Him all the worship that we can give Him because He deserves all the glory sa gabing ito, mga kapatid. Oh, glory.
one more time. Oh, mahal ba natin ang ating Panginoon? Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Siguro, doon ko na tatapusin ang ating pag-aawitan. Makakupo na po ang bawat isa. Gandang gabi po ulit sa ating lahat. And even sa mga nasa... To your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets you free. According to your word, O Lord, be it unto me. Says, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets you free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your word. Joy like a river, and Lord, we receive it from you. Cleansing us, broken, you're bringing to pass this world's disappearing.
Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At ako'y nagagalak muli, makapiling ko kayo sa daong ito. At salamat sa ating pastor, Pastor Junes Guerra, sapagkat binibigyan ako ng tiwala na mangaral sa inyo. Sa bawat punta ko dito sa Laguna, ay hindi niya pinagkakait ang pulpito. Amen? At bago tayo bumasa ng scripture sa gabing ito, ay gusto ko muna batiin yung mga proud tatay. Welcome to the club. Brother Gilbert, Brother Nats, sino ba? Si Brother Emiliata, malapit na rin. Si Brother Tom. At yung mga nanay, siyempre. At yung mga nag-graduate, yung ilang nag-graduate, si Brother Pippin, congratulations, Sister. Tama ba? Stephen. Magkatunog naman eh. Okay. Tapos si Sister Kayla. Tapos bukas Kayla. Bukas si Mia. Tapos si Brother Rico. Sino pa ba? Si Sister Jasmine sa Friday. Sa June, Sister Zoe. So lahat, isang dakilang pagpapala sa atin, sa ating mga journey, sa ating mga successful accomplishments sa ating paglalakbay. At sa gabi ito, nandito yung ating kapatid, si Brother Alwin. Welcome, Brother Alwin. Hallelujah. At tama-tama sa gabing ito, hindi ko alam na nagkataon siguro. So, basa tayo mga kapatid ng scripture sa gabing ito. Sabi dito, therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband and everything. Tayo lahat ay dumako sa isang maikling panalangin. O dakilang Diyos, Ama, Ama naming banal. Lord, sa gabing ito, muli kami, Lord, ay dumudulog sa iyong trono ng awa, sa iyong biyaya, Panginoon. Inihiling namin ikaw ang kumilos sa gabing ito sa aming kalagitnaan. Lord, wala akong magagawa kung ikaw ay hiwalay sa aking pangaral. Kaya Lord, inihiling ko ang iyong anointing sa gabing ito, Panginoon, na maging malaya, kumilos sa aming kalagitnaan. At kung mayroon man, Lord, hadlang sa gabing ito, sinasaway namin ito, Panginoon, sa iyong dakila, makapangyarihang pangalan, Panginoon. At anumang bagay, mayroon kami, Lord, mga shortcomings sa gabing ito na maaring hadlang ng pagkilos na iyong banal na Espiritu, Lord, inaangkin namin ang higit na makapangyarihang dugo alay sa aming mga pagkakamali, handog sa aming mga kahinaan, Panginoon, upang maging malaya, kumilos ang iyong banal na Espiritu sa gabing ito, Panginoon. Nanarapat lamang, Ama, lahat ng kapurihan, kagalakan, katuwaan ay maibalik namin sa iyo sa gabing ito. Hallelujah. Ama, ito samot dalangin pagtitiwala. Mapasayo ang pinakamataas papuri sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat magsabi ng Amen. At malaya na po tayo makakaupo sa gabing ito. Amen. So, totoo ako, nakita ko yung aking mga second family, Nanay Net, sila Ninang Doris, si Daddy Mike, sa inyo lahat, amen. So, isang katuwaan muli na makapiling kayo sa gabing ito, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, yung last preaching ko yata dito, natatandaan ko, sino nakakatanda? Bigyan ko ng lollipop. Sino yung Spectacle. Bukas po. Utang mo na. The Spectacle date, sino mga katanda ng date? March 24. So, bawi ulit ha. Sa akin ulit yung candy. Hallelujah. So, mahigit dalawang buwan yata ako hindi nakabalik. At na-miss ko kayo. Sana ganun din naman. Sabi ni Pastor, na-miss daw niya ako kaya nag-hug kami.
sa pangalan ni Lord talaga. Alam ko yung katawaan, mga kapatid, pag di tayo nagkikita, talagang di mapigilan yung, ano ba tawag doon? Yung glory, tsaka yung tawag nung magkadugo. Hindi natin ma-explain eh. Amen. But sabi nito mga kapatid, therefore, as the church is subject unto Christ. Napaka-specific mga kapatid ng pakasulat ni Apostol Pablo. Mayroon ba akong kausap na simbahan? Tayong lahat na simbahan, amen, church, o tinawag sa panahong itong the bride of Christ, ay tayo ay subject lamang sa isang ulo, kay Kristo. Amen? Tama po ba mga kapatid? Ang church ay subject lamang sa ating Panginoon. Amen? Bagamat tayo ay mayroong fivefold ministers na nangangalaga sa ating kaluluwa, but sinasabi ni Apostol Pablo, lahat ng nobya nasa ang sulok ng mundo, ito ay isa lamang yung kanyang magiging ulo at tagapagligtas. Hallelujah. Pagdating ng panahon o kudinatnan man sila ng kanilang pamamaalam. Amen? The journey of the bride. Amen? So, nabanggit kanina sa testimony, journey nung nag-aral Sister Kayla, sabi niya. So, lahat ng anggulo yata may journey. Yung pagiging tatay may journey. Sabi ko kay Brother Nuts, welcome to the club. Naranasan mo naman maglaba, magpuyat. Sabi niya, oh. So, lahat. Pagiging lolo, diba? So, lahat may journey. Pagiging nanay, sa amin, pagiging ahente, ministers, sa lahat ay mayroon talagang journey. Pero sa Panginoon ay mayroon talagang specific na journey ang nobya ni Kristo. Amen? Kakaiba ang journey ng nobya ni Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng propeta sa mensahe ng Smyrnian Church, yung true bride, hallelujah, meron bang true bride ngayon? The true bride, yung kanyang pinanggalingan ay hindi kung saan siya pinulot. Hindi saan siya nanggaling, kundi sabi ng propeta, ang totoong nobya ni Kristo ay mayroong journey, mayroong pinanggalingan mula sa kaisipan ng Diyos. Amen? At hindi natin makikwestiyon kung sino yung pinili ng Diyos before the foundation of the world. But isang bagay, nagpapasalamat tayo, nandoon tayo sa kanyang kaisipan. Amen? At sabi ng propeta, kapag inisip ka ng Diyos na nandoon ka sa eternity, wala nang bawian. Wala nang dagdag bawas sa pinili ng Diyos. Amen? At kaya nga lang, sabi ng prophet, may kanya-kanyang pagkakataon kung saan tayo mag-exist. Ako tinawag ng Diyos doon sa Bicol region. Tama? Kayo naman ay tinawag dito dahil may purpose ang ating Panginoon. Amen? At ang sabi dito, designated decreed season. Kaya magkakaiba yung ating gulang. Amen? Hindi tayo sabay-sabay tinawag. Amen? Iba yung kapanahonan ni Daddy Mike sa aking panahon. Pero yung buhok namin nagpapangabot na, Daddy Mike. God is so good. Amen? Talagang marunong si Lord. Amen? So magkakaiba tayo ng panahon kung kailan tayo isinilang at magkakaiba rin kung kailan tayo tinawag ng Diyos sa kanyang mensahe. Amen? Hallelujah. Yun ang sinasabi yung true bride. Pero yung mga nagkukunwaring nobya, hindi sila kasama doon sa plano ng Diyos. Amen? Bagamat nag-exist sila sa mundong ito, mayroon naman probation, biyaya ang Diyos. Mayroon good for the bride. Amen? Mayroon foolish bride, mayroon good to be bride, mayroon righteous. But sa gabing ito, gusto kong mangusap doon sa totoong nobya ni Kristo. Amen? Hallelujah. Now, illustration ng prophet, next. Nakikita niya yan, alam ko, familiar kayo dyan. Sabi ng ating propeta, ang nobya ay mula sa kaisipan ng Diyos at tinawag sa iba't ibang panahon. Amen? At nung mag-exist tayo sa mundong ito, sabi ng propeta, yung seven church ages. Hello? Yung seven church ages, iyon ay ang yun ang panahon, seven church ages, doon nakipagtipan ng Diyos para sa mga hintil for calling out the bride.
Amen. Walang sinabi siyang calling of the Polish bride, kung sabi niya, it is the calling of the Gentile bride, capital B, totoong nobya ni Kristo. Amen. Tinawag ito purposely para maglingkod sa ating Panginoon. Amen. That makes church ages the fullness of the Gentile, kasabi ni Apostle Pablo, isang hiwaga. Binulag ang Israel, tama? Binulag ang Israel para tayo na hintil, elected before the foundation of the world, ay makatikim ng biyaya. Amen? Maranasan ng biyaya. Sabi sa Romans 12:11-25, mayroon kapunuan ang hintil. Kaya nga, nag-uusap kami ni Pastor John minsan na sa bawat church na mapuntahan namin, kami nagpo-provide ng kaunting parang sa gawain kasi napakamahal ng huling binhi, Brother Chris. Amen? Tama? Fullness of the bride, mayroon talagang last predestinated soul na kailangan maabot ng mensahe. At sabi ng propeta, kapag ito ay naabot ng mensahe at kapag ito nakakonect na sa katawan ni Kristo, ano daw? Going up na yung mga nobya ni Kristo. Amen? So lahat ng ito, nationwide, worldwide, pinagsisikapan nila mahuli o makakunik yung last predestinated seed sapagkat ang nobya ni Kristo ay mayroong bilang. Amen? Hindi pwede dagdagan. Hindi rin pwede bawasan. Yung complete number niya, kailangan siya abutin ng mensaheng ito. Amen? At ang gagamitin dito, mga kapatid, walang iba kundi tayo rin. Amen? Amen. Hallelujah. Now, sabi ng propeta, next, ang church ay meron itong pinagsimulan. Amen? Hindi tayo legitimate. Tama ba yun? Illegitimate. Salamat, Pastor. Ha? Yun talaga yung pagkukulang ko eh, minsan. Minsan, pronouncement. Yung pronouncement. Yung pronouncement, sabi ng teacher ko, mayroong announcement. Teacher, mali yung pronouncement mo. Parehas lang. Teacher, tsaka yung... Siyempre, nagturo, mali din eh. Announcement, pronouncement. Ganun lang. Amen? Now, sabi ng propeta, ang church ay mayroong pinagmulan. Amen? Kaya nyo ba ituro? Nabivisualize nyo ba? Sabi ng propeta, ang church ay walang pinagmulan na yung kanyang birth on the day of Pentecost. Acts 2. Amen? Diba? Sa Biblia, sabi ng propeta, nung dumating yung Holy Ghost doon sa Acts chapter 2, it is the birth of the church at the Pentecost. So alam na natin, hindi natin sasabihin na galing sa Amerika, galing sa Europe, galing sa Philippines, kundi ang sinasabi ng propeta, yung birth, yung pinaka hinulma ng Diyos, hinubog ng Diyos, na mga, ilan nga ba yun? 120, nung ma-receive niya yung Holy Ghost, naging 3,000, plus yung mga alagad, doon nagsimula yung church ng ating Panginoon. Amen? At yung church na yon, sabi ng propeta, yung Pentecostal church, amen? Ito ay namatay, died at Nicaea, tama ba ako? Nicaea, sa panahon ng 325, hindi pag sinabi nating namatay, sila ay nadaya. Amen? Hindi talaga sila literal na sama-sama namasaker, sama-sama namatay, tumumba na lang, kundi sabi ng propeta, yung unang simbahan, amen, sa Revelation 2:4, sila ay nadaya. Thou hast left thy first love. Iniwan nila yung unang pag-ibig sa Diyos. Amen? Nag-relax sila. Kaya nadaya sila sa kanilang panahon. Amen? At yung Pentecostal church, sabi ng propeta, ito ay perfect sa kanilang panahon. Mayroon bang kikwestiyon sa Panginoon? Nandun sa kanila yung Holy Ghost. Amen? Nag-perform sila ng miracles, wonders, or healing. Kaya sabi ng propeta, and this seed, singular, tumutukoy sa perfect church, sa isang simbahan, sabi ng propeta,
iyon ay perfect church sa kanilang panahon at sila ay nadaya at naging isang denominasyon. Amen? So mayroon journey yung church mula sa kasipan ng Diyos, mula nung itatag sila, hanggang sa namatay sila, mayroon journey. Hallelujah! Ganun ang plano ng Diyos. Amen? Kaya pagdating dito sa 1964, yung seed, hallelujah, yung perfect church, yung Pentecostal church, tinawag ng prophet na original seed. Hello, saints? Tinawag na Pentecostal church, tinawag na perfect church, at tinawag silang original seed. Sila talaga yung pinagmulan ng simbahan. Amen? Pero sabi ng propeta, kung sila man ay nadaya, sapagkat ito yung plano ng Diyos, pero dadaan sila ng proseso, glory. The original seed and she's come through. The process, dadaan sila, kapatid, doon sa journey. Hello? Muling dadaan sila sa journey at sabi ng propeta, that brides return again. Nandun na tayo. In the last days, hindi tayo hinayaan ng Diyos na nandoon sa kadiliman. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na gano'n na lang. Amen? Manatili sa tradisyon, sistema, dogma ng mundong ito. But in the last days, sabi ng Panginoon, I will restore personal pronoun. Amen? Pero bago ka ma-restore, sabi sa Revelation 18:4, come out of here, my people. Tama. Ang Diyos ay isang Diyos ng, sabi, is a gentle God. Hindi kanya pipilitin. Amen? Gentle, kumakatok siya. Sabi doon, kung sino mang magbubukas, walang pilitan. Tama? Walang pilitan. By wisdom, by revelation. Sino ba nagbukas na ng pinto sa ating Panginoon? Sabi niya, at ako'y papasok sa kanya. Amen? Ito na yung ating panahon. Sabi ng propeta, and the last days. Naniniwala ba tayong nasa huling panahon tayo? At ang Diyos ang may kakayahan i-restore. Amen? I will restore. Pero bago ka i-restore, kailangan mo mag-desisyon. Come out of here, my people. Lahat yun ay pinagdaanan ko, pinagdaanan ni Pastor. Lahat tayo na experience natin to, na tayo ay mayroon isang elemento, may isang parang persa na alam mo na tama yung sinasabi sa church na to at hindi ka mapakali nung naririnig mo yung mga pinapangaral na ito. Hallelujah! Bakit? Mayroong channel to channel, amen? Mayroong contact, mayroong kaluluwa, word and kaluluwa, mayroong connection ito mga kapatid. Kaya I will restore. Mayroon na bang na-restore ngayon? Amen. Lahat ng na-restore, pumalakpak sa Panginoon. Glory! At sabi ng Panginoon, I will restore it by four life messengers. Yung pag-restore sa Nobia na nahulog sa kanilang panahon, sabi ng propeta, i-restore ito. Hello? I-restore ito. Hindi pwede mabigo ang Diyos. Kaya lang sabi niya, by four life messengers. Ang gagamitin niya ay mga mensahero sa huling panahon. Can you say amen? Amen. Four life, hindi apat, hindi lima, hindi tatlo. Four messengers. May kilala ba kayong four messengers? Hello? Yan o, tingnan nyo na. Ang unang messenger, si Martin Luther. Alam ko yung, sabi ni Pastor, there is a mystery in justification. Napangaral na yun dito, di ba, Pastor? Then sabi ni Wesley, the second, sabi ng prophet, the second messenger na magre-restore ng faith, John Wesley by sanctification. And the third is the Pentecost, Pentecostal Church. Oh, sabi doon ng prophet, restoration of the gifts, the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost, And what was the fourth? May kilala ba kayong pang-apat na messenger? Hello, saints? Sige, buksan mo na, sister. The Word.
The first, si Martin Luther. The second, si Wesley. Third, yung Pentecostal restoration of the gifts. And ang pang-apat, the fourth is the Word. Sabi sa John 1:14, ano sabi doon? And the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word made flesh. Hello? That's the Son of Man. Four messenger, Wesley, Martin Luther, then you the Pentecost, and the fourth is the Son of Man, the Word. Who is the Son of Man? The Word, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, in the beginning was the Word, when the Word was God, and the Word was God, is the same Christ in the last day sa ating panahon. Hallelujah! So, wala tayong problema kung mayroon tayong bagay na ninalapit sa Diyos. Tama? Because Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kung nagpapagaling sa doon, nagpapagaling din sa ngayon. Amen. So, walang imposible yung magre-restore. It's the great God. Yung totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nung pinagmula ng pananampalataya ko at pananampalataya natin, siya yung magre-restore ng faith ng bride sa huling panahon. Hello, pa. Masaya po ba kayo? Na yung nag-iisang Diyos, siya mismo yung magre-restore, the fourth messenger. Amen? At ang sabi ng propeta, ang pagkakaiba lamang, yung first advent ng Panginoong Jesucristo bilang Son of Man sa kanyang panahon, dumating siya araw. Hello, saints! Pero yung Son of Man, the poor messenger na magre-restore ng faith, sabi ng prophet, darating siya in the evening time. Gabi! Gabi! Kung saan ang tradisyon ay umaapaw, kung saan ang katotohanan halos wala nang makitang liwanag sapagat lahat nagsasabi ng totoo. Tama? But dumating ang Son of Man in the evening time, sa gabing madilim. Praise be the name of the Lord. At sa gabing madilim, tinawag ako, tinawag tayong lahat. On the evening time, the Son of Man would be revealed. Hindi araw dumating si Kristo, on the evening time, sa gitna ng kadiliman. Tama? It shall be light at the evening time, sabi ng prophet. Kaya marami ngayon ang hindi makakunik kay Kristo sapagkat hinahanap nila si Kristo on the daylight. But sabi ng propeta, the Son of Man, darating siya gabi. Sabi sa Mateo 25:10, ano sabi doon sa Mateo 25:10? The bridegroom cometh. Tama? There is a midnight cry. Tama ba yung sentence ko? There is a cry made at the evening time. Ewan ko lang tama yung grammar ko. Sino ba yung mga English grammatist dito? Grammatician? Bala, pasensya nyo na lang. At sabi doon, nung dumating ang Son of Man, excited ba kayong dumating si Lord? At ang sabi ng prophet, nung 1963, nung binuksan yung silyo, yung sabi ng prophet 1964, at the evening time when the Son of Man be revealed, past tense, what does He do? Nagtatanong ng prophet, ano bang ginawa ni Lord sa inyo? Kung dumating si Kristo bilang Son of Man, bilang four messenger na i-restore ang nobya, sabi ng Panginoon, ano yung nangyari? Ano yung nag-transpired? Ano yung nangyari sa bawat believers? What does He do? Nagtatanong ang prophet. Sa gabing ito, ito rin ang tanong ko sa inyo. Ano bang nangyari sa ating lahat nung makilala natin ang Panginoon? Nag-relax ka ba? Hello? Next. What does He do? Ano ginawa ni Kristo nung dumating ng gabi? And the evening time, it shall be light. Nung dumating siya sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng tradisyon, sistema ng mundo, sabi ng prophet, it's making up the body. Tayo yun.
Tinawag niya yung kanyang katawang hiwa-hiwalay sa bawat denominasyon. Tinawag niya, it's making up the body at the evening time. Tama ba ako? Sabi ng propeta, tinawag ako to dress up the bride. Tinawag ako, sabi ng propeta, to draw the bride, to call the bride. Kaya sabi ng propeta, it's making up the body. Meron bang katawan dito si Kristo? Tayo ay tinawag at the evening time. Sa gabi, purihin ang Diyos. Sapagkat yung tanging may binhi lamang, yung tanging may binhi lamang, ang sasagot, there's kulip unto the deep. Amen? Yun lamang magre-response. Yung walang binhi, kahit anong pangangaral mo, kahit magtumbling ka pa, no, sir, kasi walang connection sa Kanya. Hallelujah! Tayo ba naniniwala na tayo yung body, katawan ni Kristo? At the evening time, tinawag ako at tinawag tayong lahat. Kaya hindi tayo maintindihan nila eh. Amen? Yung pagkatawag sa atin ay, sabi nga niyong, sinagpa-testimony kanina, special, ano yung sabi mo, Brother Rico, kanina? Special siya, ano? May narinig ko kanina, nagpatuyo. Hindi naman tayo special child. Pero special person tayo sa Panginoon. Amen? Bakit? We are elected before the foundation of the world. Mga kapatid, yung mapili ka lang. Diba? Sumama ka nga lang sa top 10 eh. Masaya ka na. Pero yung pinili ka ng Diyos, in favor sa milyon na tao, ay manapakalaking pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kasama tayo doon, it's making up the body. Brother Danny, nandiyan ka na naman. Ayan na. Ayan. Thank you. Kasi minsan, makikita ko yung post ko sa tele. Minsan, tikita ko, para kung may high blood. Nakaganon. Ayun, bigyan ko na lang ng magandang posture. Pwede mo ulitin, brother. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, it's making up the body. Madali sabihin yon. Madali ipangaral yon. Pero ano yung sekreto? Glory! Mayroon sekreto ang Diyos. There's a great menu. Amen. Sabi ng prophet, as the bridegroom, sino yung bridegroom? Si Kristo, the Son of Man, the Word, Ama. At ang sabi ng propeta, and the bride, meron ba akong kausap na bride? Yung bridegroom being Word, at ang nobya being, the hearer of the Word. Hearer with action. Hindi lang hearer na pag narinig labas dito, no, sabi ng Biblia, faith without action. Kayo na sumagot. Instead. Ito yung sabi ng propeta, para mabuo yung katawan ni Kristo, mayroon groom. Hindi pwede mabuo yung katawan na walang ulo. Amen? Pugot yun. Sinasabi ng propeta, mayroon ulo ang katawan ni Kristo at mayroong nobya na lalapatan ng kanyang ulo. It is the hearer of the word. Mayroon bang tagapanginig ng salita sa oras ito? Hallelujah. And nagsabi kapag ikaw ay nakinig sa Diyos kasi it's making up the body. Thank you, sister. They come. Ano daw? Kapag ikaw nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos at ang pinapakinggan mo yung pure word from the Son of Man, they come together in ano daw? Divorce. Divorce ba? Oh, it come in union. Ano yung union? Ano yung union, Pastor? Pagkakaisa. Kaya ang propeta na mayroong message, invisible union of the bridegroom and the bride. Ito yung sinasabi. Kapag ikaw ay nakuha mo yung pure word si Kristo, the message of the hour, at pinapakinggan mo, at ipinapamuhay mo, they come together in union. Ikaw nakipagkasal kay Kristo. Hallelujah! Lahat ba tayo nakipagkasal na kay Kristo? At kung tayo nakipagkasal na kay Kristo, ang sabi doon, they unite like a wedding. Ang sino man pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng ihiwalay. Walang sino man pwede maghiwalay sa atin sa Diyos kung tayo ay kasal na sa Panginoon. Kahirapan ba? No!
Persecution ba? No. Hello? Wala kang trabaho? No, hindi ka pwede maiwalay sa Diyos. Tama ba? May sakit ka? No, hindi ka pwede maiwalay sa Diyos. Bakit? Ikaw ay united kay Kristo. Amen. Hindi ka pwede maiwalay. Then, sabi doon, and they become one. Glory! And they become one. The world becomes you. Ito yung pinakamatindi. Hello, saints? The Word. Sino yung Word? Si Kristo. Becomes you. Si Kristo naging ikaw. Hello? Paano nangyari yun? Yung sabi ng Scripture, at sabi doon, you become the Word. At ikaw naman ngayon naging salita. In what way? In what manner? Paano nangyari ito? Di ba sabi ni Apostol Pablo, kayo ang buhay na libro na binabasa ng sanlibutan ito. You become the Word. Tayong binabasa ng sanlibutan ito. Amen. Amen. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 8:1, ano pa kasabi diyan? Sa Romans 8:1, sino mga kabigay ng scripture? Therefore, there is no condemnation in Christ. Tama ba? Yung lahat ng nagipag-isa Kristo ay wala na daw kahatulan. You become the Word. Bakit? Yung Word kasi eternal yon. Yung Word, walang expiration yon. Tama? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and you become the Word. Now, therefore, in Christ, there is no condemnation. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 3, know ye not that you judge angel? Pwede ko ba kayo tawagin mga judge ngayon? Yes, sir. You become the Word. Si Kristo yung the great maghahatol. You become the Word. Tama ba? Gusto nyo ba yon? Kaya nyong hatulan si Satanas sa oras na to. Kaya mo i-rebuke si Satanas. Sakit. Bakit? Mayroon kang authority. You become the Word. Amen. You become the Word. Meron kang authority. Amen? Next. Yung nobya habang full. Full yung binigay sa kanya, pastor eh. Full equip eh. Habang nakipag-isa siya, binigyan siya ng authority. Sabi ni Pablo, the same spirit. Hello? The same spirit in Christ. The same spirit in His bride. Kung paano si Kristo mapagkumbaba, yun din dapat makita sa atin. Kung paano si Kristo nagbuwis ng buhay, pwede rin tayo. Amen? Hindi literal na pagbuwis ng buhay. Amen? Yung pagbuwis ni Kristo ng pagbuhay niya, yun ay love. Pwede rin tayo mag-extend ng love. Suportado nyo ba ang church na to? Kung nandun Espiritu Kristo, hindi niya pinagkait yung buhay niya. Ayun ang gusto ko makita, saints, hindi ni Kristo pinagkait yung sarili niyang buhay, ibinuwis niya sa kanyang asawa. Amen? Tama. Binuwis na sa kanyang buhay. Ganun din naman tayo, mga kapatid. Wala tayong bagay na pinagkakait sa Diyos kung kaya mo man lang. Hello? Yun ang the same spirit in Christ, the same spirit in the bride. No reservation. Tama. Tutulong ka sa ministry, nagbibigay ka sa tithes. Bakit? Si Kristo ang unang nagbigay ng kanyang buhay para sa akin at sa iyo. Tama. That's unite them together with all the Word. Sabi sa Romans 8 verse 1, 11, the spirit that raised up Jesus Christ, tama, is the same spirit that willeth in us. Palakpan natin Panginoon. Hallelujah! Next. Ito na yung resulta. Kapag nasayo si Kristo, God which was Christ manifested and flesh. Glory! Now in His church, the bride. Tinayo yung journey mula sa kaisipan ng Diyos, in-express ka sa mundong ito, at dumaan ka ng mga challenges, circumstances, tama? At now, nung nakipag-isa kay Kristo, yung Espiritu niya, yun din ang dumadaloy sa iyo. Kaya sabi doon,
which was God, which was Christ, manifested in flesh. Tama ba ako? And His church, His bride, it's uniting time. Church are uniting, nation are uniting, and the bride in Christ is uniting. Glory! Let be glad and rejoice, for the marriage of the Lamb has come. Revelation chapter 19:7. Amen? Tuloy tayo. Ito na. Ito na yung journey pag-uusapan natin. Lahat ba dito dumaan sa journey? Hello, lahat tayo mayroon journey. May mga estudyante, may journey silang dinadaanan, mga tatay, kananayan, kami mga ministers, may mga trabaho, may lahat tayo may journey, Brother Alwin. Amen? Tama ba? Pero yung journey, mayroon yung ending. Tama? Imposible naman kung walang tuldok yung journey. Pag sinabi ng journey, mayroong katapusan. Tama? Amen. So, ang journey ng nobya, mayroon din katapusan. Sabi ng propeta, the bride of Christ, mayroon ba akong nobyang kausap? Travel the same journey kay Abraham. Amen? Kung paano si Abraham tinawag at binigyan ng pangako na hindi niya halos yung pangako sa kanya, basta sumunod lang siya. Amen? Pagpapalain siya. Amen? At ganun din, pigapala siya. Tayo ba ay lahi ni Abraham? Amen. So yung pagpapala niya, kasama natin. The same journey with Abraham. At ang sabi ng prophet, kung ikaw ang lahi ni Abraham, meron ba ditong mula sa binhi ni Abraham? Kung dumadaan ka sa trials, persecution, lahat ng circumstances, sabi ng propeta, how's the devil to find you? Habang ikaw nasa journey at ikaw nagkipagkasal kay Kristo, amen, sabi ng propeta, how's the devil going to find you? Pwede ka ba bang saktan ni Satanas? No! Pwede ka ba bang pahirapan ni Satanas? No! Pwede ka ba bang ikulong ni Satanas sa sistema ng mundo? No! Pwede ka ba bang ibalik ni Satanas sa dati mong kinalagyan? No! Bakit? He can't do it. Hindi na kayang gawin ni Satanas yan. Hello, saints! Hindi ka na pwede kasi kasal ka na kay Lord. Mayroon ka ng, si Lord mayroon ng moral obligation sa iyo. Tama! Kapag kinasal na yung babae sa kalalaki, yung focus niyan, palagi yung babae nakatingin sa lalaki, mayroon siyang ano tawag doon, Brother Tom? Kasi sariwa pa yung bagong kasal. Sabi nga, gusto mo palagi siyang makita. Gusto mo palagi siya bantayan. Bakit? Ayaw mo na mayroon mangyari sa kanya, lalo yung mga mag-MU. Ano ba yung mag-MU? Ha? Yung MU? Ano ba nga yung MU, Sister Jo? Kasi nung panahon namin, MU na daw kami. Natandaan ko, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. No? Basta MU? Oh, di ba? So, palagi inaabangan ko talaga si Sister Jo. Kasi ayaw ko na mayroong mangyari sa kanya, ayaw ko na may mambastos sa kanya, ayaw kong malagay yung buhay niya sa ganon. So ganon ang Diyos. Amen? Mayroon siyang obligasyon sa akin at sa inyo. Amen? Lahat ng pag-iingat ni Lord. Mayroon ka mang pagkukulang sa kanya. Mayroon ka mang pagkukulang sa kanya. May mga malilit na bagay, pero hindi ito tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung binhi na bahagi niya sa iyo. Amen? Kaya hindi ka pwede saktan ni Satanas. He can't do it. Yung iba na mahina yung pananampalataya, talagang nag-ano sila. Amen? Hinahayaan nila. Pero pag alam mo yung kapahayagan, alam mo yung stand mo, i-rebuke mo siya. Amen? Hallelujah. I-rebuke mo siya by the word. Satanas, lumayas ka. Amen? Satanas, hindi mo ako kaya. Circumstances, umalis ka. Amen? Lahat yun, rebuke mo. Amen? Bakit? Mayroon tayo authority. Ano yung authority mo? The life that was in Christ ay nasa iyo. Hindi pinagkait ng Diyos yung buhay niya sa iyo. The mind that was in Christ in you. Amen? Yung lahat ng kapahayagan nasa akin at nasa inyo. Ano pang kulang? The works that was in Christ in you and Christ Himself. Ano daw? Christ Himself.
yung fullness ni Kristo ay nasa akin at nasa ating lahat. Tama? Amen. You are dead. It is literal na patay. Wala na tayo panlasa sa mundong ito. Amen? Wala nang panlasa sa piyesta. Wala na panlasa sa mga karaoke. Wala na panlasa kung ano-ano paman. You're dead. Bakit? Your life is hid in God through Christ. And sealed there by the Holy Ghost, you're not your own. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Ito yung dulo ng journey ng nobya. Amen? Hindi na ikaw nakikita sa sarili mo, kundi si Kristo na nakikita sa ating mga buhay. Amen? Tayo lahat ay tumayo. To God be the glory. Asan si Brother Sunny? Sabi ni Brother Sunny, baka hindi pa nakakaluto, tapos na si Pastor. Awit tayo sa Panginoon. Awit tayo sa Panginoon. At mayroon tayong mga prayer request sa gabing ito. Salamat sa pagtitiwala, Pastor. Awit tayo sa Panginoon. Something keeps holding me. Diba? Iyon ang theme song ng nobya. Kahit may pagkukulang tayo sa Diyos, mayroon mga bagay na ano, pero ang Diyos talaga, bumitiw ka si Lord, hindi ka bibitawan. Hello? Ayan na lang. Sige. Ay, sandali. Yung mga prayer request nga pala. Sandali at... Sandali lang, bubuksan ko lang yan. Sige lang, ano lang kayo. Kasi susunod na lang po ako sa inyo. Alam niyo naman yung boses ko. Medyo ano. Sala sa ano. Buksan ko lang yung prayer request. This word was getting closer. All I felt was more than I could be. Thank you, Lord. I was on the verge of getting over. Glory. Strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials. Hallelujah. Guiding me constantly. Hallelujah. Giving me victory. He's a reality. Thank you, Lord, for being real. Something keeps holding me. Satan lay before me his temptation. Of his desires to steal away my faith. Thank you, Lord. But I have found, oh glory, revelation, the strength I need to keep me in His grace. Hallelujah! Something keeps holding me. Woo. Everything I see. Faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. One more time, something keeps holding me. Something keeps holding me.
hallelujah. Every day I sing, He's helping me faithfully to overcome my trials. Thank you, Jesus. Hallelujah. Giving me faithfully. It's a reality. Something keeps holding me. It's a reality. It's a reality. Something keeps holding me. One more time. It's a reality today, tonight. It's a reality. Something keeps holding me. Hallelujah. Glory. Praise be the name of the Lord. Glory. Panginoon, Lord, alam namin, Panginoon, kung saan kami nanggaling. Kaya wala kaming sukat, Lord, paglagyan ng aming pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng lahat, Lord, ng mga tao sa mundo, isa kami, Lord, sa pinili mo. Na mananagumpay sa huling panahon. Maraming salamat, Lord. Kahit kami may mga pagkukulang sa iyo, Lord. Pero kailanman, Lord, hindi mo kami binitawan. Minsan gusto na namin, Lord, bumitaw dahil sa workload, dahil sa mga challenges. But it's to find out, Lord, hindi mo kami kayang bitawan. Hallelujah. Lord, kapos ang bawat salita. Hallelujah. But Lord, tingnan mo ang burning desire o ang pananampalataya ng bawat isa na galing din sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong scripture na lahat ng bagay na aming pagkakamali ay hindi mo ibinilang sa amin bilang kasalanan. Ganun mo kami, Lord, kamahal, Panginoon. Lord, ikaw na po, sa iyong mga kamay, ang bawat kaluluwa na nandito, Lord, maging mga kapatiran na nasa live streaming, Panginoon, saan man silang dako, Panginoon. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay. Ano man ang kanilang kahilingan sa gabi ito, sa prayer request na ito, Lord. Lord, abutin mo ang bawat panalangin ng bawat isa, Lord. Hallelujah. At bigyan mo ito, Lord, ng katugunan sa oras na ito. We have the authority galing sa iyo, Panginoon. Salamat sa mensahe ng prophet. At kaya namin, Lord, i-operate yung gifts na to. Salamat sa kapahayagan mo, Panginoon. Ama, narito sa gabing ito, Lord, lapit namin sa iyo, Panginoon. Ang panalangin ng aming kapatid, si Brother Chris. Lord, hallelujah. Lord, ang kanyang panalangin, Panginoon, una sa lahat, Lord, gusto niya makatulong sa iyong ministry. Kaya gusto niya, Lord, lumabas muli bilang seaman, Panginoon, upang makatulong sa iyong ministry, sa iyong gawain, at mapunan ang pangingalangan ng kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Lord, i-bless mo ang aming kapatid na ito. Maging ang kanyang medical, Lord, samahan mo siya, Panginoon. Walang makitang hadlang sa kanyang pangatawan o sa kanyang kalusugan, Panginoon. Lord, isama mo na rin ang kanyang buong pamilya. Lord, bilang ama si Brother Chris,
at ikaw rin, Lord, ang aming dakilang ama. Alam mo, Lord, ang lunging ng isang ama sa kanyang mga anak. Alam mo, Lord, ang pananabik ng isang ama sa kanyang mga anak. Makasama sila, Lord, nagpupuri, nagpapagamit sa iyo. Lahat ng ito, Lord, nilalapit namin sa iyo. Bless mo, pamilya ni Brother Chris Cusa. Maging ang complete healing, Lord, ni Sister Maribi. Lord, ipagkaloob mo ito. Hallelujah. Katagpuin mo, Lord, ang aming panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Lord, hindi malaki ang aming hinihiling sa iyo. At alam namin na pinagtagumpayan mo ito doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, we claim the complete recovery of Sister Maribik. Hallelujah. At ganoon din, Lord, i-bless mo mga plano at lakad ni Brother Chris sa kapurihan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Ganoon din, Lord, Panginoon, ang panalangin namin, Ama, ni Brother Alwin, Lord, mayroon kami, Panginoon, transaksyon sa Ultra Flu. At nandun na siya sa critical, Panginoon. Lord, nag-usap kami, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aming desire na mayroon kami, Lord. Lord, mayroon kang bahagi sa transaksyon na ito. Alam mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, lubin mo nawa. Hipuin mo nawa, Lord. Mangusap ka sa tao na may hawak ng desisyon na ito. Hallelujah. Hipuin mo, Lord, mula sa manager hanggang sa huling signatory ng cheque na ito. Lord, walang imposible sa iyo. Maliit na bagay ito, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang panalangin namin, Pastor June, ni Brother Alwin, maging ako. Samahan mo ang panalangin ito, Lord. At hinihiling namin iyong silyuan sa oras nito. Makuha namin ang transaksyon na ito. At yung para sa iyo, Lord, ay para sa iyo. Hallelujah. Lord, alam mo ang aming mga puso, Panginoon, pagdating sa ministry. Lubin mo nawa ito, Panginoon. Lord, sama-sama kami lumalapit sa iyo. Pinagkakatiwala at inaangkin namin ang katagumpayan sa panalangin ito. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lord, narito muli ang panalangin, bagamat hindi niya huming, bagamat Lord, hindi siya personal na nilapit, Lord, but narinig ko sa testimony. Lord, ang panalangin, ang prayer request ng aming kapatid, si Brother Stephen, Lord. Nakatapos na siya, Panginoon, at gusto niya, Lord, kumuha ng board exam. Lord, alam mo yung desire ng kaming kapatid na to. Lord, alam mo, Lord, kung paano siya nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyong salita. Kung paano siya, Lord, nagpapasakop sa simbahang ito. Kung paano siya naglilingkod sa iyo. Lord, maliit na bagay ang aming inihingi. Samahan mo ang aming kapatid, si Brother Stephen, sa araw ng kanyang pagkuha ng board exam. At gadunin, Lord, ang kanyang kalusugan, bantayan mo, Panginoon. Hallelujah. Ama, ito, samot dalangin para sa aming kapatid, si Brother Cristo, Brother Stephen, Lord. Yun awang silyuan sa tayong pangalan na Jesucristo. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor. At narito, Lord, ang aming mga transaksyon sa Ultraflow, Lord, hindi lamang sa Entertech. Meron kami, Lord, Dinapigi Mining Corporation. Meron kami, Lord, BG Foods. Meron kami, Lord, mga iba pang transaksyon. Lord, pagpalain mo nawa, Lord, ang aming mga lakad. Maging ang negosyo ng Ultraflow, Lord, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, na ginagamit mo ang company nito para mapunan ang pangailangan ng aming pamilya. Ganon din, Lord, nakakapagbigay kami, Lord, sa biyaya mo para sa iyong gawain. Lord,
nilalapit namin sa iyo, personal Lord, ang aming mga lakad, transaksyon sa Ultraflow. Pagpalain mo ang company, maging ang mga tao, Lord, na aming kakausapin, Lord. Ihanda mo sila, Lord. Maging kami na ang aming team, Lord, ni Pastor Jun. Samahan mo kami sa aming bawat lakad, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng mga taong tamang kakausapin, Panginoon. Hallelujah. Lord, wala yung posible sa iyo. Muli, sama-sama kami, Panginoon, lumalapit sa iyo at iunaway itong silyuan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At ganoon ni Lord, ang pag-alis ni Brother Alwin, Lord, ang kanyang, hallelujah, kanyang pagpunta ng Italy, Lord, bahagi ng kanyang trabaho, Panginoon. Lord, aming nilapit ang aming kapatid nito, Panginoon. Samahan mo siya sa kanyang lakad, Lord. Ihanda mo ang kanyang daratnan, Panginoon. I-provide mo pangailangan. Maging kanyang kalusugan, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo siya, Lord, sa dako ng Italy. Maging kanyang pangailangan, Panginoon, material man o mga compliance, Lord. Sana, Lord, hipuin mo at maging walang hadlang ang lakad ng aming kapatid na to. At ganun din, Lord, ibalik mo siya sa amin bilang kapatid na nasa, hallelujah, sa ganung kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Lord, panghuli, Panginoon, ang aking kalusugan, Lord, iyong bantayan, aking negosyo, maging aking ministry sa dako roon. Lord, alam mo kung bakit ako nandito, Lord, for the ministry, for the souls, and for my family. Ganun din, Lord, ang pangailangan ng aking mga kapatid sa dakong ito. Hindi ko man, Lord, alam, hindi man nila nailapit sa akin. But alam ko, Panginoon, lahat kami ay mayroong kaming pangangailangan sa iyo. Lord, ikaw ang dakilang Diyos, nakakaalam, nakakatagos ng aming puso't isipan. Lord, pagpalain mong bawat isa mula sa aming pastor, Pastor June, ang kanyang buong pamilya, maging buong kongregasyon, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang simbahang ito, Panginoon. At maging kasangkapan pa para tumawag ng mga kaluluwa. Hallelujah. Panginoon, walang imposible sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na may likha. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Ama, mapa sa iyo ang pinakamataas papuri. Hallelujah. At inaangkin namin ang katagumpayan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo, papasa amin katagumpayan at kapayapaan. Hallelujah. At muli, papasa iyo ang kapurian sa tayong pangalan ni Jesucristo. Ito, samat dalangin ng bawat isa. Amen. Something. Habit tayo sa Panginoon. Trials of the faith. Day I see, brother, His helping me faithfully. Yes, Lord, to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality, and something keeps holding. Thank you, Lord. Again, something keeps holding me. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving victory is a reality.
reality. Something keeps holding me. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Glory to God. Glory to God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Makaupo na po ang bawat isa. Amen. Hallelujah. God bless you po, Sir Tony, sa iyong mensahe. At ang ating Panginoon na po magbalik sa inyo ng provisions at lakas. Ngayon ay dadako na tayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Announcement lang. This Sunday ay may ano, young men's and real men's tayo na ano, fellowship. Anong oras po to? 3 p.m. po. So sa mga kalalakihan po, kung wala naman po tayong gagawin after service, and even sa mga sisters po na gustong tumulong sa paghanda po, welcome na welcome po this coming Sunday. Siguro awitin natin Windows of Heaven para sa ating tithes and offering. The windows of heaven are open. The blessings are falling to them. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him tattered garment that gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. Tayo magsi tayo, mga kapatid. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen, hallelujah. At tatawagan po si Brother Mike Hilo for the closing prayer. Amen. Praise God. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po muli sa napaka mapagpalang gabing ito, Panginoon, na nakapiling ka namin, Lord. Maraming salamat sa kabuuan po ng gawain, Lord. Ay sinamahan mo kami, Lord God. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami na may mga ganitong gawain, Lord, na sa kalagitnaan ng Linggo, Lord, ay ipinapangaral at nakakalapit kami sa iyo sa panalangin, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming kalakasan. Ito po ang aming kasiyahan, kagalakan, Panginoon, na mapaglingkuran ka palagi at makapiling ka sa gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng ginamit mo po sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa patuloy mo pong paggamit, Lord, sa aming kapatid din, Brother Aaron, na nag-MC at nag-song lead, Lord. Salamat po sa ministry na ipinagkaloob mo po sa aming kapatid. Gayun din sa paggamit po sa kanya sa mga pagkakataong naghahati din siya ng yung mga salita, Lord. Patuloy mo pong pagpalain aming kapatid, Brother Aaron. Sampu po ng kanyang buong pamilya, Lord, at mga mahal sa buhay, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa lahat po ng mga may gift, Lord, na nagiging pakinabang sa buong iglesia, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa multimedia team, maging sa music team, Lord, na Ikaw po ang patuloy na gumagamit, Lord. At sa mga pagpapalang tinatanggap, Panginoon, at binabalik sa iyo ang papuri, Lord, nagpapasalamat kami sa mga nagsipagtapos po, Panginoon, sa mga
magtatapos, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In everything, Lord, sa lahat ng bagay na tinatanggap namin at na-accomplish namin, hindi po ito dahil sa aming mga sariling kakayanan, Lord, dahil sa paggabay mo po ito sa amin, Lord. At sa mga salita po na aming narinig ngayong gabi, Lord, sa naghatid po ng mensahe, aming kapatid po, Pastor Tony Badong, Lord, maraming salamat po. Tunay na na-bless po kami, Lord, na marinig ang yung mga salita na patuloy mo pong inihahayag sa amin, being your bride, Panginoon, na nakikipag-isa sa iyo habang nabubuhay kami dito, Lord God, at nasa journey, Panginoon, being your bride, Lord. Maraming salamat po, Lord. I-bless mo po ang aming kapatid, Pastor Tony, Lord, sa po ng kanyang may bahay, si Sergio, Panginoon, at maging ang iglesia, Lord, sa Dako ng Naga, Lord. Pagpalain mo po, Lord God, ano man ang mga pangangailangan, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-provide, Lord God. At saan man sila magtungo, Lord, ingatan mo lang po palagi. Maging ang kalusugan, Lord, at ang kalakasan, ikaw po ang patuloy na magbigay sa aming kapatid, Lord. Maraming salamat, aming Ama, Lord. Salamat din po sa mensaheng aming narinig, Lord, kung paano nga, Lord, ang isang natural na lalaki, Panginoon, na nagmamalasakit sa kanyang mapapangasawa. Iniingatan, Lord, how much more ikaw, Panginoon, na nagmamalasakit sa amin. At may mga panahon, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord God, na kinatagpo mo po sa aming mga pangangailangan. Salamat po sa pagmamahal, Lord. Salamat sa pag-iingat palagi. Salamat sa pag-provide, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan. Tunay na hindi ka po nagkulang sa amin, Lord, sa kabila po ng mga kahinaan namin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at maging sa aming pastor, Pastor Junis Guerra, Lord. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo po sa aming pastor. Sa kanyang ministry, Lord, ikaw po ang patuloy na magpala. Ingatan lang palagi saan man magtungo, Lord, at maging blessing, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami that you have given this church a pastor, Panginoon, na dedicated sa paglilingkod sa iyo, Lord. Ikaw na po ang magpala patuloy sa kanya, sa pupo na kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay, Lord. At kung ano man, Lord, ang mga pagkukulang, Lord, ikaw na po ang magpatawad. Maraming salamat muli, aming Ama. Pinasasalamatan ka namin sa buhay na patuloy naming taglay, Lord God, at sa patuloy na pag-iingat mo sa amin habang kami naglalakbay sa buhay na ito, Lord God. May also bless, Lord, ang mga halagang narito sa aming harapan, ang tithes, offering, church building fund, mission fund, Lord, na naihatid po ng mga kapatiran, Lord. Ikaw na po ang magpala sa mga halagang ito, Lord God, at magamit lang sa patuloy pong paglago ng gawain, Panginoon, maging sa mga kamay na ginamit mo po, Lord God. Ikaw na rin po ang magbalik ng pagpapala. Maraming salamat, Lord God, sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting. Hindi mo namin sila nakasama physically, Lord. Nagpapasalamat kami na through this platform, Lord, ay nakakapiling namin sila at ang mensahe mo, ang salita mo, ay nakakaabot din po sa kanila, Lord. Ikaw po ang mag-extend ng pagpapala, Lord, at ang mga salita mo ay maging buhay lang palagi sa bawat isa sa amin na nakakapakinig nito, Lord God. Maraming salamat muli, aming Ama, sa lahat po ng kabutihan mo sa amin sa gabing ito, Lord. Kung may pagkain din pagsasalusaluhan, Lord, ikaw na po ang magbasbas nito at maging kalakasan ng aming mga physical na katawan. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, pag-ingatan mo po kami palagi, ilayo sa anumang disgrasya at kapahamakan, Lord, at sa bawat araw na darating, Lord, kung loobin mo po at magluwat pa ang araw ng iyong pagbabalik, Lord, ay patuloy lang palagi, Lord, maipamuhay namin ng iyong mga salita, Lord God, at maluwalhati palagi ang iyong pangalan, Lord. Salamat po, aming Ama, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.